So this is my first video. Papakita ko kung paano ko ginawa ang custom taillight ko na parang GPA. Ang gamit lang natin is screwdriver, cutter, G's 12, heat gun, power tool, kahit walang power tool okay lang, bunting, double-sided tape, preferably sana 3M siya kaya para mas madikit. Ito plastic galing sa galon ng suka, and ruler para diretso yung cutting natin. First na tatanggalin natin is yung grab rail. Then, ito. Tapos yung itong cover sa gitna. And then yung upuan. Tatanggalin natin. Dito, para matanggal ko to, meron dalawang tornilyo. Dito, tsaka dito. So, after nun, pwede mo na siyang hilahin pababa. Ay, ibaba mo yung upuan. Para upuan mo dito. Hanggang nga, one part. After nitong dalawa, yun dito, tsaka itong cover, meron tornilyo dito. Tanggalin mo din. Next is dito. May tornilyo dito para maiangat mo siya. Pag angat mo dito, magiging free na tong panel na to. Okay. Para free na siya. Ngayon, next dito. Meron siyang tornilyo. Meron siyang push pin dito. Push mo sa gitna. Makuha mo siya. Well, dito, push mo yung gitna para mag-release yung lock niya. Tapos tsaka mo siya hugutin. Tanggalin naman natin yung buwan. So, meron siyang tatlong G's. Tatlong G's. Tanggapin natin siya. Itong wire na to, kailangan mong ihiwalay muna doon para hindi siya sumabi. Ano na yung buwan. Next is itong part na to. Itong part na to, tsaka ito. Meron siyang mga tornilyo dito, nasa loob. Isa, dalawa, tatlo, meron pang isa doon sa likod. Para dito din. Isa, dalawa, at meron pa dito. Dito, nakita ko. Tatlo siya. Para maibuka mo siya. Ibuka muna natin siya. Pero first, ito muna ang cover na to. Kailangan natin kung titingnan nyo itong cover na to, para matanggal mo, may tornilyo sa dito sa loob. Nandito sa loob. Sorry, hindi mag-focus. Nandito sa loob yung ano niya, tornilyo niya. So, ang gagawin natin, ibubuka natin to, and then makikita mo na yung tornilyo nasa loob. Iwan ko kung nakikita dyan. Pero bubuka mo siya, tsaka mo makikita.
sa gap nito, papasok mo siya. And then, ito rin siya. Okay. Gawin natin sa kabilang ito. Ibuka natin ito. Tapos, dudukutin natin yung tuloy nito. Tuloy natin. Kapag nakuha mo rin yung dalawang tuloy nito na nakatago dito, ngayon, pwede mo na siyang tanggalin. Medyo masailan lang to kasi to naka-interlock sila. Naka-lock siya. So medyo kailangan mo siyang i-twist para mabuksan mo. Subukan natin. Subukan natin yung camera dito. Yan. Subok. Okay. Subukan natin yung isa. Tingnan natin yung pangalawa. So ito, pushback. Maghihiwalay yan. Kasi meron siyang lock dito. Hindi mo pwedeng baklasin galing dito sa taas. Okay. Meron siyang lock na nakalock dito. So kailangan makuha mo muna to. Itong tricky part is hindi mo makukuha ang tail light nang hindi kasama ang side. Kasi nakatornilyo siya dito. And ang problema mo, may tornilyo siya, matatanggal mo siya dyan. Matatanggal mo rin siya dito. Pero ang liit masyado ng screwdriver na kailangan mo. So, kung itong gamit ko, hindi siya mag-fit. So, ang kailangan kong gawin is hugutin siya ng buo kasama ang tail light. Pero ang tail light, itong tail light, may tornilyo siya sa baba na nandito. Okay, so kailangan ko rin tanggalin yan. Ano siya, dalawa? Next naman, is itong plug niya. Loosen natin siya. Itong plug. Tatanggal mo to. Paano na matanggal? Okay. Dito, dito yung lock niya. Push down, hihiwalay siya. Ngayon, free na siya. Pwede na natin siyang hugutin. Ano? Nahugot siya ng buo. Yan. Nahugot siya ng buo. Ngayon, pwede ko nang tanggalin ito. Kasi, madudukot ko na yung dalawang screw dito. Lagi niyong tatandaan ko anong klase ng screw yung tinatanggal nyo kung saan para pag binabalik nyo, alam nyo rin kung anong screw ang ibabalik nyo doon. Pinakamagandang way is may compartment yung mga nilagyan mo ng tubig mo. Hindi mo makukuha kasi pagka hindi mo hinugot yung buo. Ang dalawa ko.
Ilitong click ko nagawa ko na. Kaya lang ang daming nag-request ng video. Kaya turo natin sa inyo. Turo natin sa kanila kung paano natin ang gali. So, para bakuha ko to, ang dami ko ng kinalas. Okay? Nakalas ko na yung gilid sa kaupuan bago ko nakuha yung taillight niya. Okay? Ito kasi, nung una, kala ko para siyang Yamaha. Na kapag inangat ko tong mga lock na to, pag inangat ko siya, pwede ko na siyang hugutin. Pero pag dito pala kay Honda, kung makita nyo, pinilit ko siya nung una. Kasi akala ko wala siyang seal. So, na pingas-pingas yung tail light. Pero, nung na-figure out ko na meron talaga siyang seal na kailangan painitan dito. Paikot yan. Paikot. Kailangan painitan ko siya paikot para lumambot yung seal. Ngayon, one problem is para mahugot ko itong tail light, itong individual na to, 1, 2, 3 na lock, 4, 5, 6. Hindi ko siya pwedeng ibuka sabay-sabay dahil mag-isa ko lang at saka dalawa lang naman ang kamay ko. So, ang gagawin ko is papainit ko muna to individually. Hindi masyadong direct yung init niya. Para umangat ng konti. So, lumambot siya ng konti, pwede ko na siya iangat. Nakita mo, hindi na siya nakalock. Anyway, kung wala kang heat gun, pwede rin ang hair blower, hair dryer. Mas matagal lang yung process kasi mas malakas to. Pero, pwede pa rin yung hair dryer. Mas matagal lang na magpapainit ka dito. Isa-isa ko na siyang naangat para mamaya hindi siya nakalock kapag bubuksan ko na. Okay, nakabuka na yung mga lock niya. Pero hindi ko pa siya mahuhugot. Kasi itong to may pandikit yan sa loob. So para lumambot yung pandikit, kailangan kong painitin yung buong paligid niya. Ang style dito is huwag mong tututukan yung one part. As the style is palaging paikot para even yung pagpapainit mo. Tsaka hindi ka magkaroon ng spot na malulusaw yung plastic mo. Try natin kung malambot na siya. Kung mapansin mo, bumubuka na siya unti-unti. Pero huwag mo masyadong papersa yun dito kasi mapipingas siya. Unti-unti lang. Okay. Pag nasobrahan mo, mapipingas talaga siya.
natin is Dicabrina. Since malambot naman na siya. Yun. Meron siyang madikit na part. Yun yung pinainit natin para lumambot siya. Takes patience kasi baka mabasag yung lens mo. Kailangan dahan-dahan lang siya. Okay. So, natanggal ko na siya. So, may dito lang sa akin kung paano ibabalik ulit to. Iinit mo ulit siya. Yung pandikit niya. Para magdidikit ulit silang dalawa. Nung pandikit na nandito sa case at saka nandito sa lens. Pag pinagdikit mo ulit siya, sealed ulit siya. Ito nakagawa na to. Tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa itong tail light ko. So, ito yung may mga naikabit na ako. Ito. Kung maipansin nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 siya. So, kapag stuck siya, ganito ang itsura niya. So, naisip ko, lagyan ng ganitong plastic para maging frosted ang effect niya. So, sinukat ko siya. Halimbawa, katulad nito, sinukat ko siya dito para maging frosted yung effect niya. Ngayon, nung una kasi, isa lang ang tinabit ko, manipis lang. Kung napapansin nyo, magkaiba sila dito. Kasi ito, doble na. Nasa inyo, kung dodoblehin nyo, or isa lang. Pero sa akin, nung kinabit ko kasi na isa lang, medyo nakikita pa yung light na nagbubuo-buo dito. So, ang ginawa ko is dinoble ko siya. So, ito, dalawa na siya. Ang pinakakabit ko is double-sided tape na 3M. Kung halimbawa, nakakat na kayo ng ganito na sakto na para sa inyo dito, ang gagawin nyo lang, kuha ng tape, tapos digit nyo lang to. Kadigit dyan. Cut nyo siya. Tapos ang gagawin mo is i-cut out, i-outline mo yung plastic mo. Yan. Pwede rin kayong gumamit ng tape na hindi 3M. Kaya lang, baka kasi masayang yung effort nyo na malaglag lang yung plastic sa loob ng lens. Magbabaklas ulit kayo ng motor nyo. So, kung ako ang tatanungin, 3M na lang ang gagamitin. Okay? Then, place mo lang siya over dun sa taillight lens. LED lens, then press mo lang para kumapit siya. Okay?
So, ganyan lang. Then, before mo siya ibalik, linisan mo yung parts na ginawa mo. Best way to do it is alcohol or gasolina para yung mga itim-itim sa singit-singit matatanggal. Okay? So, walang 1 hour magagawa mo siya. Hindi, siguro walang 2 hours matatapos kapag gawa nito. Pinakamahalaga dito is kung paano mo susukatin ito para dun sa mga plastic mo. Ngayon, i-heat ko na lang siya ulit, then ibabalik ko na. Pero bago maibalik, kung satisfied, pwede mong i-check kung satisfied ka na sa gawa mo. Gagawin mo, nakabit mo ulit siya sa socket. Kapit mo ulit siya sa socket niya. Okay na ba sa'yo yan? Kung okay na sa'yo yan, pwede mo na ipalit. Okay, mabalik na natin. Okay na ako sa design niya. Yung sa akin, just to be sure, dinagdagan ko pa ng Mighty Band dito sa part na to. Tsaka sa baba. Para lang mas sure na makapit siya. Kasi pag nagva-vibrate, matanggal din siya. Lalo na pag ang gamit nyo is non-3M na double-sided tape. So, ang tanong mong iba, paano ko i-reseal ulit yan? Hindi, wala naman akong ganun. Wala tayong sealing, ang tawag doon, silicone niya. So, ang gagawin natin is papainit ulit natin siya. Pati ito, papainit natin. Pero linisan mo muna sa loob. So, painitin na natin. First, ito. Ito ang painitin natin na una. Same pa din, paikot, huwag tututok sa isang part para pare-parehas sila ng init at hindi ka magkaroon ng plastic na natutunaw. Kung nakikita mo, nagme-melt ulit siya. Nagme-melt ulit yung part na iniinitan natin. Ibig sabihin, pag nag-melt siya at dinikit natin yung isa, sealed ulit siya. Okay? Tapos, dito rin sa part na to, itong taillight lens, meron pa rin siyang pandikit. So, initin din ulit natin siya para kakapit din siya. Kung makikita mo yung part na tatapatan ko is kung makikita sa camera, lumalambot ulit siya, kumikintab. Ibig sabihin, pwede ko ulit siya idikit. Pag hit gun ang gamit mo, huwag kang tututok sa isang part kasi nilusaw yung taillight lens mo. Blower siguro, hindi niya kayang tunawin ito. Pero, rule of thumb dito is, kailangan pantay-pantay yung init niya. Press mo lang siya para dumikit ulit siya hanggang sa dead. Press lang natin.
makikita mo sasagad yung plastic doon sa taillight lens cover. Doon mo malalaman na sagad na siya. So ano pang kailangan natin gawin dito? Makakabit na siya. Pero yung mga lock natin, nakaangat pa. So papainit ulit natin siya. And then babalik natin siya sa original na position niya. So yan, bumalik na siya sa position niya, naka-lock na. Masyado ata mainit yun. 1, 2, 3, 4, 5. 5 count siguro, pwede na. Okay. Kasi kanina, mas matagal, so medyo nag-ano siya, nalusaw. 5 counts. Sa heat gun, pero sa blower mas matagal. 1, 2, 3, 4, 5. So, nakalock pa ulit siya lahat. And then, ang gagawin nyo na lang, linisan siya. Then, mabalik nyo na. Balik na rin nyo lang yung ginawa natin kanina. Okay? Thank you.